Hanash, pare. Welcome to One on One with Team Hanash. Siyempre, ang ating pong makakausap ngayon ay ang punong bayan ng art capital of the Philippines. Yeah. Tambakan din to ng maraming artista sa showbiz. Oh, maraming artist dito kaya art. Yes. At dalawang national artist na ang na-produce ng bayan na ito. Palakpakan natin lahat ang ating amonong mayor, walang iba, Honorable Jerry Bay Calderon. Yes. Thank you, Team Hanash. At welcome po sa bayan ng amonong. Yes. Ang art capital of the Philippines and home of the Higandas Festival. Oh, di ba? How are you? Kailangan natin ng, ano to eh, ng Pilipili-Pilipili. Nasa kami si Universe Philippines. Hello, Mayor. Magandang araw po. Hello po. Kamusta kayo? Ang bakit. By the way po, ako po si Janelle. Janelle Mar. Unang tanong, Mayor. Hindi naman po ito tungkol sa Hanash, pero ang unang tanong natin, how young are you? Pwede bang hulaan niyo? Ah, sige, sige. Bawal magkamali. Okay. 30? 34. Sayang na eh. 31, kaka-birthday ko na. Diba? So, happy birthday niyo lang. O, kanta natin ang happy birthday si Mayor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kailangan natin pumalakpak ng 31 times para sa 31 years sa kanyang buhay at madadagdagan pa ng 131. Okay, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, tatlong dekada na yun, ha? Okay, Mayor Jeremy. Yes. Ang pangalawang tanong, dahil kayo ay 31 pa lang, isa sa pinakabagets ng punong bayan. Maliit lang, hindi sinasabi mong maliit, no? Pero, may ikot mo yung buong amono ng isang buong araw. Ang nakatawa lang, ang yaman-yaman ng bayan nyo, may SM kayo. Oh, actually, alam mo, yung SM kasi pagka nagkaroon ng SM sa isang bayan, standard na yun eh. Ay, okay. Kilala naman. Yes. Pero alam mo, nung una, parang against pa kasi, syempre, mawawala yung market natin, yung public market, baka masapawan, di ba? Pero, kailangan yan eh. Di ba, standard yan eh. Yung SM na yan. At yun nga, sabi mo, maiikot nga yung bayan namin. Kasi, alam mo, ang Angono, dating isang malaking barangay lang ng isang binangono. Karatiga bayan, pero naging isang bayan siya. At mayroon kaming 10 barangay, apat doon na malalaki, mayroon isang bundok. At alam mo, itong liit na bayan na to ay binabahayan ng mga higante. Totoo. At ito lang yung bayan na mayroong dalawang national artist. Totoo. Isa sa music, isa sa pagbibinta. Ayun. Ano po pangalan ng ating si Maestro Lucio San Pedro po at si Carlos Botong Francisco. Alam mo, si Lucio San Pedro, siya ba yung sa dahon? Siya yung sa dahon. Si Levi. Levi si Levi. Siya yung nag-compose. So, siya yung nag-compose. Ayun yung compositor siya pala. Sorry po, ayan. Ang galing nun. And speaking of Higante Festival na yun, bakit po pinahawin yun? Bakit po naging tahanan kayo ng Higante? Dahil mas nakilala siya dahil dito ginagawa yung mga Higante. Yung 12-footer na malalaking. Dati, sinabi pag Higante, Higante, di ba? Higante. Tapos, yun nga, pero in a positive way, isa siyang festival. At dahil nga, patron ng Clemente is tubig. So, ayun, kasama sila. Ano yung Higante. True. Masaya, malalaki, at mayroong makulay at talento. Anong month yung sinesa? November po. Ay, malaki. Mukhang babalikan natin ang Higante Festival kayo. Invite ko kayo. At sana ma-celebrate namin ngayon dahil may meron tayong pandemic. Pwede naman din siguro virtual. Tapos i-shoot na lang yung celebration. Yun ang hirap ngayong pandemya, no? Pero speaking of pandemya, kapatid, paano nyo po hinandel yung sitwasyon yung una tayong nilockdown lahat until now po na meron pa rin? Nakita ko ang baba lang ng case nila. 19 lang yung active cases ngayon. Ngayon. Yes. Ngayon, bumababa na siya. Pero alam mo, nang pumasok yan, di ko, unang araw, ano gagawin natin? Kasi di natin alam, wala namang handang lugar para sa virus, di ba? Kung bagyo yan, bakit hindi? Madali lang. Handa naman tayo. Pero yun nga, una-una natin ginawa yung pinatawag ko lahat. Lahat ng team, lahat ng barangay na, sige, anong gagawin natin? Pakinggan natin lahat. At doon, nakapagbuo kami, naku, ano yung uunahin namin. Siyempre, yung mga protocols na yan, pagdating sa health, sa safety ng bawat isa. At siguro, isa't kalahating taon na rin halos na nalampasan namin. Nalampasan naman natin lahat. Ano, ang buong Pilipinas naman. True. Babangon tayo. Babangon tayo. At kaya lang, may dumadating na naman na bagong variant. Delta variant. Diba? Pakaloha nga. Pero yun nga, itong dumating na bago na to ay mas nakapaghanda tayo kasi nakita na natin yan. Prevention is better than cure, diba? So, yung pinaghandaan na ni Mayor lahat yan.
saan niyo po hinuhugot yung lakas? Dahil na pinagdaan natin eh. May bagyo, may COVID, tapos siyempre may mga problema rin tayo sa politika, yung mga kasamahan natin, yung iba pang mga bagay, mga maliliit dito. At siyempre yung pagpapalakad ng isang buong munisipyo. Totoo. Lakas ko yung mga kababayan, yung mga mamamayan. Kasi kung hindi ko sila iisipin, manghihina ako eh. Kung hindi ako may encourage, hindi ako mas makakapag-isip, makakapag-servisyo, may puso. Kung wala sila eh. Diba, nilagay nila ako dito, kaya kailangan yung tiwala at suporta at magmamahal na binigay nila sa akin. Ibibigay ko rin ng tama. Ano, ay ibibigay ko ng ayos, makikita nila kung sino. Pinaparating natin na sa Bishop Aspen. May matanong ko lang, Jimmy. Yes. Pakilang term yun ako? First term. Diba, first term, mayor? First term mo, pero sumalubong pa yung virus. Pero diba talaga challenge. Sa mga pag-ex yung ano? Yes, pero ako natutuwa ko sa inyo, Mayor. May tanong ako sa inyo, isa pa po, no? Paano po kayo nagtrabaho? Di ba, syempre, ang bata ko, 31 ka lang. Nung dumating ka dito, siguro, ano ka lang, 30 or 29 years old? Opo, 29. Oo, bilang bata mo, 20s ka pa lang. Actually, 28 ako nung pa-paint period. O, diba? So, yun yung bato sa akin, bata. Oo, ayun po. Nung nakaupo na po kayo, tapos nung OTG nakaupo na kayo, paano nyo po minanage yung mga mas matatanda sa inyo na mga matatandang politiko, yung mga department heads na mas nauna pa dito, yung nauna pa sa pattern ninyo, yung mga nandito pa hanggang ngayon, paano nyo po inawakan? Alam mo, nauna ang hirap nun. Mahirap yan kasi mahirap din sa part nila kasi tapos natin. Diba? Alam ko, naiintindihan ko naman yun. Pero, pinaramdam ko sa kanila yung, hindi pa lang ako nandito para maging principal eh. Walang boss dito. Leader ako. At, kung ano, sige, papakinggan ko naman lahat. Open naman yung aking opisina. Yun nga, sabi ko sa kanila, ang gusto ko lang, sundin nilang din ako. Diba? Bilang punong bayan, hindi naman bata. Ayun nga. At sabi ko, tulungan din nila ako kung ano yung mga problema. At, yun nga, hindi naman ako lang yung gagawa na solusyon eh. At nandyan nga sila bilang aking mga mas nakakatanda. Dapat sila yung guide ko. Diba? Igabayan nila ako, tutulungan kami, at unti-unti, nakaka-move on naman sila dun sa part na correct. Magkalayo kami ng age that, gap. Meron pa tayong tanong kay Mayor, ang dami natin nakabayari. Nakakaloka, Mayor, marami kami tanong-tanong sa'yo. Kung talaga sa isip kung ano talaga. Kasi na-ano lang ako, natutuwa ako sa kanya. Aside po sa COVID-19, sa mga bagyo, ano po yung pinakamatinding sa halos magtatatlong taon ninyong panunungkulan, ano po yung pinakamatinding problema na hinarap nyo bukod po sa COVID at sa mga sakuna? Patingin ko yung unang mong tinanong, yung bago yan, yung pag-a-adjust ng mga tao sa bata. Yan talaga. Yan, lalo na dito sa loob ng munisipyo. Kasi lahat sila, iba, retiring age na eh. Kailangan yung loob namin sa isa't isa ay mapalapit. So, inuunti-unti ko, Friday na lunch, nasama-sama, na hindi trabaho yung pinag-uusapan. Kasi kailangan ma-familiarize kami sa bawat isang, sino ba ako? Bilang tao, sino ba sila? Pero hindi ko naman, tatay ka ako sa kanya. Pero kami, bilang ako iba, hindi mo problema. Kasi, aminado naman yung tatay ko, yung pabayaan niya yung loob ba? Yung mga opisina, paano yung flow. So, ito, inaayos natin. Doon ako pinaka nakahirapan, pero at least ngayon ay nakakaintindi na. Okay. Yun ang maganda. Okay. Ang next natin gagawin kay Mayor, magbibigay tayo ng mga pangalan. Tapos tatanungin na, describe kayo. Siguro, kahit 1 minute, describe niya per pangalan. Sa magbasa na itin lang, hindi naman masyado mahala. Basta kung paano ko siya i-describe. Okay, bahala kayo. Okay. Sige po. Unang pangalan, President Rodrigo Roa Duterte. Umpisa niya, dahil siya ay isang mga punong bayan din, alam mo, maganda nga yung galing ka sa babae, tsaka ka naging presidente. Mas nakikita mo yung correct. Problema. Sa ground, oo, sa babae. Oo, totoo yun. Kailangan na isang presidente, alam niya yung nangyayari sa ground. Tara. So, maganda yun. At yung kanyang, yung mga hangarin niya, oo, totoo yun. Natatay sa droga, nandito rin naman kami, nakasuporta kami. Alam mo yung 1998 pa kasi, kung ano yung gusto niya mangyari, ginagawa na dito. So, kami lahat, negatibo din talaga, hindi naman nawawala. Hindi naman nawawala. Pero tuloy-tuloy naman yung at
art. Okay, ikaw. Last sauna niya ngayon. Yes, yeah, sauna niya ngayon. Oo, ikaw may tanong ka. Yes. Tatong sino? Election 2022. Oo. Election 2022. Siguro sa mga kapwa ko kabataan, ano, hinihikayat ko lahat na mag-participate kayo. Magkaroon kayo ng pake sa community, magkaroon kayo ng kaalaman sa kung paano nangyayari sa gobyerno. Kasi ang hirap ng social media ngayon. Rant ka ng rant pero hindi mo nakikita yun. Mahirap ano, mahirap yun. Pero gusto ko sa mga kapagbataan ay maging inspiration natin yung bawat isa. Kasi so, future natin yan eh. Magparehistro ka. Magparehistro ka. Agad may oras pa. Tama. Next po, BP Lenny Robredo. BP Lenny Robredo si ma'am. Alam nyo, nagkaroon ko ng fiesta dito. 2 years na naman dito. Kompetensyon ng fiesta na. So, nakijoin siya. Salamat sa iyo, ma'am. At ano ba siya dito? Alam mo ito, yung kilala siyang Lugaw. Lugaw. Essential. Essential yun. Oh. Essential. Salamat ah. Kasi dahil doon, syempre, yung isa yung programa para sa mga kabataan. Yung traditional na patient. Siguro yung mga kakain. And next, Governor Nini Henares. Sigob, ayun, mas lalo na yung sigob, mas maraming binibigay na tulong dito sa bayan. Siyempre, lahat naman ng bayan dito sa Rizal, meron kami nabintang tawad sa syudad. Ano, lahat naman yan, pantay-pantay. At kay ma'am, tagal na panahon ko kasi nakasama rin si ma'am. Sagun na yung kabataan ko lang ako muna. Si Han. Andyan siya. At siguro, siguro isa ko rin siyang layo yung gap namin. Pero, hindi kinakaya niya. Nagka-COVID din siya. Nagka-COVID ako. Pero, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho. Oh, positive si madam. Pagkatayo. Mag-anniversary. Sorry. Next. Okay. Senator Manny Pacquiao. Idol ko siya sa boxing. Yes. Idol ko siya sa boxing. Noong una, ano rin ako sa kanya eh. Noong unang panahon na tumatakbo siya. Ano, mag-boxing ka na lang. May ganun. Pero habang tumatagal, ang galing ng improvement sa kanya. Ang galing nung kung paano, oo, ang galing nung marunong na siya dun sa kung paano niya i-explain yung isang bagay. Na dating hindi niya nagagawa yan. So ngayon, nabibilib na rin ako pagdating dun sa pagsiservisyo niya. Kung paano siya sa Senate. Di ba nakikita natin na papanood natin yung mga, naririnig natin yung mga words niya. Meron pa. Yeah, syempre yung kanyang bayan, Amon Rizal. Amon Rizal, kami punong-puno kami dito ng pag-ibig. Punong-puno kami ng puso dito. Napakalinis ang lugar niyo. Walang kalat dito sa Amon, bawal magkalat. Okay. Meron ba kayong segregation? Ano? Meron din po. Tinuturuan din namin mga bahay-bahay. At ngayon, dahil nauso yung plantito at plantita, nagkakaroon kami ng monthly na dahil tinuturuan namin sila magtanim ng bawat sa kanilang tahanan para makabawas naman sa pamamalengke. Correct. Mga gulay-gulay na yan. Naibsan man lang yung gastusin sa pagbili ng pagkain. Ayun. At ayun nga, isa pa dun sa Bukay Ilog. Yes, papaano lang. River Rehabilitation Program. So, nag-start siya 2000 sa dati ko pa. Na ngayon, ito, nagkakabagyo, nakikita natin yung resulta na dating nini-negative yan eh. Actually, nini-negative yan. Kaya ano programa yan, super environment. Pero ngayon, ano ba? Di sana lubog tayo ngayon, di ba? Nakita naman nila, di ba? Ang tawag natin, di ba yung, ano tawag doon, may term tayo sa municipio niya, yung sa local government kapag ka mga river dredging. Oo, dredging, yan. Eh, di ba, Karating Bayan, nandiyan ang Taytay, Kaintay. Oo, sorry sa Taytay, at saka sa Antipolo. Kaintay, sorry po patawarin nyo kami, pero dumaan ka na dyan, baka sa Antipolo, lalo sa Lower Antipolo. At ito pa po, ano, paano niyo po i-describe yung tatay ninyo na vice mayor ngayon? Masunurin. Oh. Masunurin. Alam mo, biro ko yan kasi sa kanya. Uy, sumusunod ka na sa akin. Uy, nandun, ano ha, kasi sa bahay, syempre tatay siya. Oo, siya. Pero pag sa trabaho, hindi ka pa papuntahan dito sa gilid. Masunurin ka ngayon, ha.
Ay, ay, paano niya yun? Anong tatawag? Mayor, excuse me po, gaganon siya. Hindi naman, ano, diretsong anak. Anak, gano'n. Tatay pa din. Pero, syempre, ano siya dito eh, baga master niya to. So, lahat, hindi muna yung advice sa kanya. Tama naman. Ang importante. Correct. Ang bongga. At dahil dyan, ang pinaka-final na question, sino po si Mayor Jeremy Calderon? Ito, bata. Diba? Ano ko eh. Ito ko, gusto ko lagi tayong tumatawa. Gusto ko masayahin. Ayoko ng mga formal-formal. Hindi ako gano'n nakalaan tayong mga tipong VIP. Hindi po, brandy. Parang kahapon. Pwede po kay May. Ay, stay po yung Mayor. Sorry po. Totoo yan, totoo yan. Ayun yan. Ganun ang gusto ko. Kumbaga, ano lang tayo, friends, gano'n. You know, nagkaadalan tayo dito. Saka nga humble ni Mayor, hindi siya kitang. Mas magaling pang isa. True. Saka kasi ilan natin siya. Yor! Ito lang ako eh, di ba? Nagkakatawa na tayo. Pero, yun nga, nagkaadalan tayo. At siguro sa mga sumusuporta, na salamat po. At sa magkatulungan tayo. Opo. Talaga baga? Pinaka-t-shirt na ako na puso dyan, so natuwa ako. Okay. Ano na tayo ngayon? Team Puso. Kasama si Mayo, ah, di ba? BTS diba? Lang eh. Oo, Team Puso pa. Oo, ganun. Ayun lang din, nakita ko kasi sa t-shirt. Yeah. Ayun po yung grupo namin sa Bataan, sa Bataan Quality Chat. Sa pamumuno nito, Puso Majora. Geraldine Roman. Ah, yun ang first. Yes, sa first history ng Bataan. Hi, si Puso Majora. Alamal kami nga. Alam mo, nung nagkaroon kami ng celebration of Pride Month, wala kasi ang connection sa kanya. Gusto ko siya sanang i-invite ko. Huwag ka mag-alala. Pupunta kami nila ko. Madaling kausap si Kong. Oh. Next time po, Kong. Sa Kong. At yun, para sa kalaman nyo ng konsehal kasi ako, gumawa rin ako ng isang sexual orientation gender equality ordinance. Soji. Parang gano'n. Sa principal. Yes. Ordinansa. Bakit daw? Kasi meron siyempre mga mas nakakaganda, mga religyoso. Mga homophobic. Ano ba yan? Parang papayagan nyo na yung kasal. Wala tayo sa gana. As gusto ko lang parating. May equality. Kumbaga yes. Lahat ay merong pantay-pantay ni karapatan. Pagka pinuli sila, meron silang pangkakaan. Pagtatanggol nila yung sarili nila. Yun lang yun. Sa mga matatanda po na ang Soji, ang Soji Ordinance po na nagkumiiral po ngayon dito sa bayan ng Angono, ay hindi po tungkol sa same-sex marriage. Ito po ay pantay na pagtingin, equality po, at itaw na equal na pagtingin sa lahat. At tandaan po natin, LGBT rights are human rights. Human rights po kasi tao din tayo. Tao tayo, diba? Diba? Yun ang gusto natin paitindi. Kung baga may pagmamahal din, meron din mga emosyon yan eh, mga LGBT. Sinusulong pa rin yung congresswoman. Yes, hanggang ngayon sinusulong pa rin. So, na sana, sa Senado na lang eh, okay tayo sa Congress eh, sa Senado. Nakikipusang auto sa Congress, parang zero. Oo, zero. Basta padalo siya kahit padalo siya doon. Okay doon. Nakikiusap kami kay Senator Joel Villanueva at saka kay Senator Tito Soto. I-push nyo na. Ayun lang naman, ang gusto natin para tagi yung equality. Wala namang masama doon. Wala. Kasi ang LGBT, mga LGBT members ay mga anak din, kapatid ninyo, nagtatrabaho, teacher, doctor, nurse, at plano. Lahat ng genders meron na doon na. Kaya walang problema doon, tao kami at pare-pareho tayo. So, yung mayor doon sa Samal Bataan, ang mayor ko ay isang trans man, proud trans man, Mayor Aida. Yes! Oo, makalinaw. Yan, diba? Ang aming congresswoman ay isang transgender woman, si congresswoman Geraldine Roman. May mga kapitan tayo ng mga LGBT mga gays. Madami. So, hindi ibinoboto ng mga tao kasi nakakita sila na hindi dahil sa pagkatao, kundi yung magiging trabaho magagawa ng isang leader na nahalal. Hindi yung gender ang pinag-uusapan. Nasa performance yun. Correct. Ipag-perform.
Diba? Hindi ako makanta. Hindi ko masayaw tao. Okay. So, ayun po. Maraming salamat, Mayor Jeremy Calderon. Salamat po talaga, ma'am. Ano na lang tayo, dito na lang tayo. Dahil tayo pwede magkamayan. Hanggang sa susunod na edisyon ng One on One with Team Hanas. Siyempre, si Mayor Jeremy Calderon.